gising sa mga bagong-bagong mga balita. Bumangon sa mga bagong-bagong impormasyon. Live, nationwide, worldwide, at net-wide. IZ Umaga Balita. Pakinggan sa lahat ng DWIZ sa buong bansa hanggang sa lahat ng digital platforms ng DWIZ. Facebook at YouTube. At watch it live via free TV sa Aliw 23. IZ Umaga Balita. Kasama sina Hyacin Ludovico at Jelly Mendez. IZ Umaga Balita. IZ Umaga Balita. Magandang umaga, Pilipinas! Magandang umaga, Luzon, Visayas at Mindanao. Araw ho ngayon ng Webes. At thanks God, it's Thursday. Hindi Friday, dahil bukas pa ang Friday, February 16, 2023. Kami po ang inyong magiging tagapagbalita ngayong araw. Magandang umaga, ako po si Haya Ludovico. At ako naman, si Jelly Mendez. IZ Umaga Balita. Narito na ang headline sa IZ Umaga Balita. IZ Umaga Balita. Pilipinas, hindi dapat manahimik sa pananamantala ng Chinese Coast Guard sa mga mangingisdang Pinoy. Arbitration case na ipinanalo ng bansa muling binaliwala ng China. Ilang bansa pumanig sa Pilipinas laban sa China kasunod ng panibagong issue sa West Philippine Sea. Rescue operation sa Turkey at Syria malapit nang matapos ayon yan sa United Nations. Mahigit 100 kaso ng COVID-19 na itala sa bansa. Unang kaso ng Omicron sa variant na XBF kinumpirma ng DOH. Mas mababang presyo ng asukal sa mga pamilihan posibleng ipatupad. Talamak naman na smuggling sa bansa pinaiimbestigahan sa Senado. Panibagong water interruption ng Maynilad iniimbestigahan na ng MWSS. Maynilad iginiit na sapat ang supply ng tubig hanggang taong 2027. Panatang makabayan isinailalim ho sa revisyon ng DepEd. At balita sa Ibayong Dagat, Major Ammunition Depot itatayo ng Japan para sa missile na bibilihin sa Estados Unidos. Balitang papalakasan, Richie Rivero pumirma ng kontrata sa Blackwater Bossing Red President. At para sa ating balitang showbiz, Kylie Padilla deadma sa Valentine post ni na AJ Raval at Alger Abrenica. IZ Umaga Balita. At sa detalye ho ng ating mga balita, unahin muna natin ang lagay ng panahon. Asahan pa rin ang makulimlim na panahon na may mga pag-ulan, pagkulog at pagkidlat dahil sa patuloy na epekto ng Northeast Monsoon o ang hanging amihan sa bansa, particular na sa bahagi ng Luzon. Ayon kay Pag-asa Weather Specialist na si Raymond Ordinario, makararanas na mga pag-ulan ang Cagayan Valley, Aurora, Quezon Province at ang Bicol Region. Patuloy pa rin minomonitor ang Low Pressure Area o LPA na nasa loob ng Philippine Area of Responsibility o PAR na huling namataan sa layong 925 kilometers silangang bahagi ng Timog Silangan ng Mindanao. Ang dalawang, binabantayan din ho ng Pag-asa ang isa pang LPA na nasa labas ng PAR at namataan yan sa layong 1,535 silangang bahagi ng Hilagang Silangan ng Mindanao. Ang dalawang weather disturbances ay maliit pa rin ang tsansa na maging bagyo pero inaasahan magdadala ito ng kalat-kalat na pag-ulan sa malaking bahagi ng Visayas at Mindanao. Mag-ingat tayo sa mga nakatira dyan sa Visayas at Mindanao. Ang Visayas at Mindanao talaga ang madalas natin natamaan ng bagyo, partner, no? Samantala, asahan naman ang maliwalas na panahon sa nalalabing bahagi ng Luzon kasama na ang Metro Manila pero posibleng makaranas ng isolated light rains sa dakong hapon at gabi. Patuloy pa rin nagpapaalala sa publiko ang Pag-asa Weather Bureau na panatilihing maging alerto at makinig sa mga abiso ng lokal na pamahalaan. Magdala ho tayo ng payo para sa biglaang pagbuhos ng ulan. Agwat ho ng temperatura sa Metro Manila ay maglalaro sa 20 hanggang 30 degrees Celsius habang sisikat naman ang haring araw mamayang 6:20 ng umaga at lulubog naman ito mamayang alas 6 ng hapon.
Samantala, ni yanig ng magkakasunod na lindol ang Masbate sa Bicol Region. Ayon sa FEWOX, alas 5:15 kahapon unang niyanig ng magnitude 5 na lindol ang lalawigan na naganap 11 kilometro hilagang silangan ng bayan ng Dimasalang Masbate at may lalim na 9 na kilometro. Sinundan ito ng magnitude 5.7 na lindol na naitala naman alas 12 just ng madaling araw kanina sa hilagang silangan ng Batuan Masbate at may lalim na 10 kilometro. Sa ngayon wala pang ulat kung magkano na ang pinsalang iniwan ng lindol pero ibinabala ng FEWOX na posible ang aftershocks. Sa iba pang detalye ng mga balita, itinanggi ng China na sinadya ng kanilang Coast Guard na tutukan at silawin ang BRP Malapascua ng Philippine Coast Guard gamit ang military grade laser sa Ayungin Shoal. Nilinaw ni Chinese Foreign Affairs Ministry na spokesperson na si Wang Wenbin na tanging handheld laser speed detector lamang ang ginamit ng China Coast Guard. Ito ay anya ay upang sukatin ang distansya at bilis ng barko ng Pilipinas at sumisignal ng direksyon para matiyak ang ligtas na paglalayag. Paninindigan din ni Wenbin na naging professional at kalmado ang kanilang Coast Guard sa pagharap sa BRP Malapascua na nanghihimasok sa territorial waters ng China. Ang nasabing insidente ang nagtulak naman sa Pilipinas na maghain ng panibagong diplomatic protest laban sa China habang ipinagpaliwanag ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. si Chinese Ambassador to the Philippines Wang Zilian. Kinonde na naman ni Surigao del Norte 2nd District Representative Robert A. Barbers ang ginagawang panggigipit ng China sa mga Pilipinong mangingisda sa West Philippine Sea maging sa mga personnel ng Philippine Coast Guard sa Ayungin Shoal. Ayon sa mambabatas, hindi na tama ang patuloy na pambibiktima ng mga Chinese Coast Guard sa mga Pinoy fishermen maging sa mga militar ng Pilipinas. Iginiit pa ni Barbers na hindi na dapat manahimik ang Pilipinas sa maling gawain ng mga Chinese Coast Guard kaya dapat na ipakita ng mamamayan ang suporta sa administrasyon ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na kamakailan ay nagpahayag din ng pagkadismaya sa insidente. Sinabi pa ni Barbers na sapat na ang lahat ng sakripisyong ginawa ng mga mangingisdang Pilipino at mga militar na binibiktima na rin ng China. Dahil dito nanawagan si Barbers sa mga kaalyadong bansa na tumulong sa laban ng Pilipinas hinggil sa usapin ng pinag-aagawang teritoryo. Muling binaliwala ng China ang 2016 Hagyu ruling sa South China Sea na ipinanalo ng Pilipinas. Sa gitna pa rin ito ng panunutok at pambubulag ng China Coast Guard gamit ang military grade laser light sa mga crew ng BRP Malapascua ng Philippine Coast Guard sa Ayungin Shoal. Ayon sa Chinese Foreign Ministry, illegal, walang silbi at halaga ang nasabing desisyon ng Permanent Court of Arbitration na nagbasura sa kanilang 9-dash line. Inakusahan din ng China ang Estados Unidos na ginagamit lamang ang naturang issue bilang isang geopolitical tool. Naganap ang naturang insidente noong Pebrero 6 na kinundin na naman ng Amerika at ilan pang kaalyado ng Pilipinas. Sa kaugnay pa rin na balita, ikinabahala ng Japanese Embassy ang ginawang military grade laser light ng Chinese Coast Guard sa barko na Philippine Coast Guard na maghahatid sana ng supply ng pagkain sa mga military personnel ng BRP Sierra Madre na nasa Ayungin Shoal. Ayon kay Japanese Ambassador to the Philippines Kazuhiko Koshikawa, dapat igalang ng lahat ng bansa ang maritime order batay na rin sa international law of the sea. Nabati na nagbanta ang China na posible lamang mag-meet siya ng malalang tensyon ang pakikipagpulong ng mga bansa para talakayin ang West Philippine Sea at iginiit na sakop pa ng kanilang teritoryo ang Ayungin Shoal o 2nd Thomas Shoal na nasa kanlurang bahagi ng Palawan. Samantala, nagpakita rin ng pangamba si Japanese Prime Minister Fumio Kishida kaugnay sa sitwasyon sa East at South China Sea at pinagtibay ang pagkakaroon ng reinforced maritime domain awareness at maritime law enforcement sa rehiyon. Sa
Kaugnay pa rin na balita, tatlo pang bansa ang nagpahayag ng suporta sa Pilipinas at kinundi na ang China dahil sa kamakailan lang na insidente sa West Philippine Sea o WPS. Partikular ito ng tutukan ng laser ng Chinese Coast Guard ang barko ng Philippine Coast Guard na nagresulta ng pansamantalang pagkabulag ng mga crew ng BRP Malapascua. Ayon kay Canadian Ambassador to the Philippines na si David Hartman, bilang parte ng United Nations Convention on the Law of the Sea, dapat sundin ng China ang mga obligasyon nito, kabilang ang 2016 SCS Arbitration Decision. Ito rin ang sinabi ng British Embassy sa Maynila o sa Manila, kung saan ayon sa kanila ay hindi maikakailang paglabag sa international na batas ang ginawa ng China. Samantala, paliwanag naman sa China ni German Ambassador to Manila Anke Refunstel ay iwasan na ang anumang pag-uugali na nagpapataas ng tensyon sa maraming bansa. Kahapon, nauna nang naglabas ng pahayag ang US, Australia at Japan sa naturang issue na pawang tinuligsa rin ang China. Samantala, nagpulong na si AFP Chief of Staff General Andres Centino at Chinese Ambassador to the Philippines Wang Xilian sa gitna ng panibagong tensyon sa pagitan ng Pilipinas at China sa West Philippine Sea. Kinumpirma ni Ambassador Wang na naging maayos at positibo ang kanilang pag-uusap ni General Centino sa AFP headquarters sa Camp Aguinaldo, Quezon City. Kabilang anya sa kanilang tinalakay ang kooperasyon ng dalawang bansa, maging ang pagpapanatili ng kapayapaan at katatagan sa Asia-Pacific region. Isinagawa ang pulong ilang araw matapos ang panutok ng Chinese Coast Guard sa mga crew ng BRP Malapascua ng Philippine Coast Guard gamit ang military-grade laser na nagdulot ng pansamantalang pagkabulag ng mga Filipino crew. Samantala, kinumpirma ng Malacanang na inaprubahan na ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang promosyon para sa 10 Philippine Coast Guard Officer. Pinangunahan ng Presidential Communications Office o si PCO Secretary Cheloy Garafiel ang pagsasapubliko ng mga pangalan ng PCG officials na napromote sa kanilang bagong posisyon. Batay sa inilabas na listahan, mula sa dating ranggo na Rear Admiral, itinaas ang posisyon ni na Joseph Coyme, Robert Patrimonio at si Ronnie Gil Gavan bilang Vice Admiral na pangalawa sa pinakamataas na PCG Commissioned Officers. Mula naman sa ranggong Commodore, si Gregorio Adel Jr., Eustacio Nimrod Enriquez Jr., Edgardo Hernando Armando Balino, Hostilio Arturo Cornelio at si Rudyard Sumera ay itinaas naman ang kanilang posisyon bilang Rear Admirals. At nabatid na ang PCG ang namumuno sa mandato at responsable sa mga pagsasagawa ng Maritime Search and Rescue Operation. Sila rin naman ang nangunguna sa pagpapatupad ng batas sa karagatan, pagtiyak sa kaligtasan, pagbibigay ng proteksyon sa kapaligiran at seguridad sa dagat. Samantala, nailigtas ng Western Command ng Armed Forces of the Philippines o AFP ang dalawang mangisda na nawala sa West Philippine Sea. Kinilala ang mga mangisda na sina Jerome at J. Boggs Fortu, parehas na residente ng Occidental Mindoro o Mindoro. Ayon kay Westcom Chief Vice Admiral Alberto Carlos, naubusan ng gasolina ang lulang barko ng dalawang mangisda. Nagpalutang-lutang anya sina Jerome at J. Boggs sa WPS sa loob ng 13 araw hanggang sa mailigtas sila ng mga otoridad. Pagkarating sa Palawan, dinala ang dalawa sa Camp Ricarte Station Hospital para bigyan ng atensyong medikal. Agad namang isinakay sa PN Islander aircraft ang dalawa para maiuwi sa Mamburao, Occidental, Mindoro. Sa iba pang detalye,
detalye ng mga balita, inihayag ng United Nations o UN na malapit nang itigil ang pagsasagawa ng rescue operation sa mga biktima na natabunan ng lupa at gusali matapos ang magnitude 7.8 na lindol sa Turkey at Syria. Ayon sa UN, kailangan na nilang tutukan ang paghahatid ng tulong sa mga nakaligtas gaya na lang ng pagbibigay ng matitirhan, pagkain at atensyong medikal. Sinabi naman ni Abraham Buna, team leader ho ng Urban Search and Rescue ng MMDA, na bagamat patuloy ang paghahanap ng rescue team sa mga posibleng nakaligtas, ay maliit na ang tsansa na may makita pa silang buhay dahil 7 araw na ang nakalilipas at malamig pa ang panahon. O narito, ilang rescue team ang nagsabi nga may naririnig pa silang boses mula sa mga gumuhong bato na nagbigay sa kanila ng dagdag na lakas upang maghanap muli ng mga survivor. At sa ngayon, maglulunsad ang UN ng $397 million na humanitarian appeal para sa mga biktima ng lindol sa Syria at Turkey. Sa kaugnay na balita, nagpasalamat si Mayor Abdurrahman Dursu ng Sultan Gazi, Istanbul, Turkey, kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at Philippine Interagency Humanitarian Contingent sa agarang pagpapadala ng tulong sa Turkey matapos itong hagupitin ng 7.8 magnitude na lindol. Una rito ay pinasalamatan rin ng pamahalaan ng Turkey ang Philippine Emergency Medical Assistance Team ng Department of Health sa kanilang pagiging unang medical team na nakarating sa Adyaman upang makapaghatid ng tulong. Sa pinakahuling tala ay umabot na sa mahigit 40,000 katao ang nasawi sa Turkey. Samantala, sa iba pang detalye ng mga balita, hindi iaatras ng NATO ang North Atlantic Treaty Organization. Ang solidong suporta nila sa Ukraine. Sa katunayan, ipinabatid ni NATO Secretary General Jens Stoltenberg ang mahigpit pa rin paikipag-ugnayan sa European Union para mapalakas pa ang suporta sa Ukraine kontra Russia. Inamin ni Stoltenberg na mas pursigido silang suportahan ang Ukraine matapos silang batikusin ng Russia sa efforts nilang payapain o pabigyan ng kapayapaan ang sitwasyon sa pagitan ng dalawang bansa. Sa iba pang mga balita, pinag-aaralan ng Japan na ibigay sa Pilipinas ang kanilang mga retired o lumang helicopters. Ayon kay Philippine Army Commanding General Lieutenant General Romeo Browner Jr., na pag-usapan ang proposal sa trilateral meeting ng ground forces ng Pilipinas, Japan at Estados Unidos noong Disyembre. Layo nitong matulungang palakasin ang kakayahan ng Philippine Army. Nilinaw naman ang opisyal ng Army na bagaman wala pang pinal na desisyon, nagbigay naman ito ng pag-asa sa hanay ng sundalo upang makuha ang mga kagamitan. Kahit retirado at tumana ang mga helicopter, magagamit pa rin anya ang mga ito sa non-combat activities. COVID-19 update, nakapagtalaho ang Department of Health ng 171 na bagong kaso ng COVID-19 sa bansa. Ayon sa datos ng DOH, bumaba sa mahigit 9,000 ang aktibong kaso ng COVID-19, habang pumalo naman sa 4,075,094 ang kabuuang caseload ng COVID-19, habang 3,999,982 naman ang bilang ng mga gumaling sa naturang sakit. Aabot na sa 65,985 ang death toll dulot ng nasabing sakit. At may pinakamataas pa rin na bilang ng kaso ng COVID-19 ang Metro Manila na mayroong 479. Sinundan nito ng Calabar Zone na mayroong 210. Davao Region na may 154. Western Visayas na may 95. At Central Luzon na mayroong 77. Samantala, may unang kaso na ng Omicron sa variant na XBF ang Pilipinas. Ito ay recombinant ng sublineage ng BA.5.3 at CJ.1 o BA.2.75 na iniuugnay sa kasalukuyang pagtaas ng COVID-19 cases sa Australia at Sweden.
Ayon sa Department of Health, mayroong ilang paunang pag-aaral na ang antiviral na paggamot ng Australia laban sa COVID-19 ay hindi na epektibo laban sa maraming sub-variant ng Omicron na umiikot sa bansa kabilang ang XBF. Gayunman, wala pa itong sapat na ebidensya. Samantala, maliban sa XBF, nakapagtala rin ang DOH ng dalawang karagdagang kaso ng Omicron sa variant XBB.1.5 dahilan para pumalo na sa tatlo ang kaso nito sa Pilipinas. Nilinaw naman ang kagawaran na sa kabila ng pagplato ng kaso at hospitalization rate sa bansa ay patuloy nilang nakikita ang COVID-19 bilang isang panganib dahil sa tumataas na sub-variant cases. Sa oras na alas 4:25, magbabalik po ang IZ Umaga Balita. Kasama sina Hyacinth Ludivico at Jelly Mendez, IZ Umaga Balita. IZ Umaga Balita. Sa oras na alas 4:30, nagbabalik po ang IZ Umaga Balita at kami pa rin po ang inyong tagapagbalita ngayong araw. Ako po si Haya Ludivico. At ako naman si Jelly Mendez. IZ Umaga Balita. Partner, para sa karagdagang pa nating mga balita, saan ba tayo dapat bisitahin ang ating mga viewers? Ayan, bisitahin niyo po kami sa aming website na www.twiz882am.com at sa aming Facebook page at YouTube account na DWIZ882 at TWIZ On Demand. Sabayan din tayong napakikinggan sa lahat ng Aliw Broadcasting Corporation, Provincial Radio Station Nationwide, kabilang na dyan ang Davao, Iloilo, Dagupan, andyan din ang Cagayan de Oro, General Santos, Naga, Legazpi, Palawan, at syempre ang Tacloban. At napapanood din po kami via test broadcast sa Digital Free TV Aliw 23 at available rin po kami sa digital TV devices at TV receivers. Scan lamang po ang inyong digital TV sa digital channel boxes upang mapanood ang Aliw 23. At partner, batiin na natin ang ating mga taga-suporta. Walang sawang nakikinig sa atin. Ayan, syempre sa YouTube, nandiyan na si Mark Pontaba, si Tita Ems at si Kuya JC. Good morning. Andiyan din si Norly Santos, si Papa D. Washington. Andiyan din si Mr. Roland Dizon Mamalate, nakikinig din sa atin from Dinalupian, Bataan. Si Roberto Clemente, oy, present na daw siya ulit. At si Marilyn Punzala nandiyan din at si Kent Kulit. So ayan, magandang umaga po. Eh, yung isa sa ano natin, partner, yung sa Roberto. Oo. Good morning po sa inyo at sa ating Facebook page. Nakikinig na si Clydel James kasama si Derek Mateo dyan sa South Korea, Kimchi Land. Maraming salamat, Vani Natividad ninyo. Nakikinig kasama si Sir Manolo at si CG Gel. Andyan din si Erna Sosias. Maganda umaga din sa iyo, madam. At si Charlene Ibonia. Maraming salamat, Miss Annette Alegre D. Ingat po kayo palagi. Si Miss Andy Andrea Jong sa Japan. Si Tatsuki Chiba at si Marites Kondo. Ang aking tita, si Tita Erlinda Tibule, dyan sa Tugigaraw. Ingat po palagi. Ah, nakikinig daw siya ngayon sa ating partner. Gary Ramos ng Malabon, kasama si Nanay Auring, si Zosima Solis, Miss Tizen Biruman ng Orani Bataan, si Mr. Nelson Malinaw ng USA, at syempre ang pamilya Valle, Engineer Tito Manuel, at si Manu Mavi at Mara, at syempre ang twins, si Yana at si Yara. Mama Lenny, happy listening. Nakikinig siya sa ano ngayon, partner? YouTube siya ngayon. Ayan, bangon na, gising na. Uy, kape na, Sermon Samson. Lagi ko nakakalimutan si Sermon, no? Kasama ang tropang extra rice, si Michael Angelo Tiu at syempre si Angelo Redaha. At partner, may humahabol si Karina Koishikawa. Good morning daw from Japan. Ayan, wow. Magandang umaga po. At syempre sa orason, alas 4:33, dakuha na natin ang ulat sa labas ng himpilan. DWIZ Patrol Report. Alamin natin ang balitang iahatid ni Patrol 13, Gilbert Perdez. Ikinatuwa ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. mataas na rating na nakuha niya sa pinakauling survey ng Social Weather Station sa SWS. Ayon sa Pangulo, ang kanyang natanggap na very good satisfaction rating mula sa mga Pilipino sa survey ay magsisilbing inspirasyon niya para mas pagbutihin pa ang pagganap sa kanyang tungkulin. Magugunit ang lumabas sa survey ng SWS na 75% ng adult Filipinos ay satisfied sa performance ng presidente, habang 7% lamang ang nagsabi na hindi sila kontento at 18%
variant ang undecided. Sinabi naman ng Pangulo na bagamat hindi siya tumitingin sa mga gantong survey, nakatutuwaan niyang mabatid na nakikita, nararamdaman at naunawaan ng mga Pinoy ang mga ginagawa ng gobyerno. Patrol 13, Gilbert Pardes para sa Impilang May Todong Lakas, DWIZ, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. IZ Umaga Balita. Maraming salamat, Patrol 13, Gilbert Pardes. Samantala, tanggap naman tayo ng ulat mula kay Patrol 11, Tina Nolasco. Kalaboso ang isang miyembro ng Communist Terrorist Group na kasapi ng Daguma Guerrilla Front at tinaguri ang number 3 provincial most wanted person sa Davao Occidental. Ito ay sa pamamagitan ng ikinasang manhunt operation ng mga tauhan ng Criminal Investigation and Detection Group o CIDG. Kinilala ni CIDG Director of Police Brigadier General Romeo Caramat Jr. ang naaresto na si Jonathan Palakay Makaraba alias Bagwis na naharap sa kasong paglabag sa Republic Act 10364 o Anti-Trafficking in Person Act of 2003. Ito'y makaraang maglabas ng warrant of arrest ang Davao Occidental Court laban sa akusado, habang sa ngayon ay hawak na ng Malita Municipal Police Station ang suspect at inihintay na lamang ang return of warrant of arrest mula sa Court of Origin. Ito si Patrol 11, Tina Ulasco, para sa Impilang May Todong Lakas, Dido WIZ, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. IZ Umaga Balita. Maraming salamat, Patrol 11, Tina Nolasco. At dako na natin ang ulat sa ating Metro Patrol. Metro Patrol reports. May balitang iahatid si Louie Angeles dyan sa Bulacan. Louie, magandang umaga. Yes, magandang umaga. Matapos ang araw ng mga puso nitong February 14, isinagawa ang pagbabasbas ng San Jose del Monte Amphitheater at San Jose del Monte River Park Esplanade at ng buong mga sasakyan ng sangguniang panglungsod, City Agriculture's Office at para naman sa Barangay San Martin at San Jose del Monte SWAT na ginanap sa new governance center, naging makulay at masaya aktibidad dahil sa isa na namang proyekto ang naisakto para ng tambalang Mayor Arthur Robes at Congressman Rida Robes na pinagmamalaki ng bawat pamilyang San Joseño. Dinala nito na iba't ibang sektor sa lungsod kasama ang buong sangguniang panglungsod at sangguniang barangay. Nagtapos ang makasaysayang aktibidad na isang fireworks display bilang pagpapakita ng tagumpay na pagpaplano ng napakalaking proyekto at ito ay talagang hinundog nila sa buong San Joseño. Ito si Metro Patrol Louie Angeles nagulat sa Impilang May Todong Lakas, DWIC, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Maraming salamat, Metro Patrol Louie Angeles. Samantala, tanggap naman tayo ng mga ulat sa lalawigan. Ronda Provincia. Alamin natin ang detalye ng balitang iaatid ni Sir Rod Eason mula dyan sa Mabalacat, Pampanga. Sir Rod, magandang umaga. Good morning, mga beauties. Naglunsad ng piling mission sa mga undernourished children. Sama-samang naglunsad ng isang natatanging misyong pangkalusugan ang mga nagagandahang mga dilag, mga candidates ng Miss Mabalacat City 2023. Isang araw silang nag-alay ng kanilang pagkalinga at pagmamahal sa mga undernourished children at mga nutritionally at-risk pregnant women sa makapagalbilay sa Mabalacat City sa Pampanga. Ayon kay Mayor Dr. Crisostomo Garbo, bahagi ito ng misyong itulak ang tamang nutrisyon sa mga batang edad 6 hanggang 23 buwan at mga magulang na nutritionally at-risk pregnant women. Nagbigay impormasyon at payo din ang mga ito sa mga magulang sa tulong ng City Nutrition Action Office para sa tamang nutrisyon at tamang pagpapalaki sa mga bata, taglay ang wastong kalusugan. Rod Eason, para sa Impilang May Todong Lakas, DWIZ, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama.
Maraming salamat, Sir Rod Izon. At syempre, eto alamin natin ang sitwasyon dyan sa Bicolandia, yahati dyan ni Melvin Machado. Melvin, maray na aga. Aga, dahil marami lumabas itong nakarang Valentine's Day kumpara sa nakarang taon na ipinapatupad pa ang ilang protocols sa COVID-19. Nag-iwan ito ng 105.7 tons ng samot-saring basura sa iba't ibang panig ng lungsod ng Naga na ganamang hinakot ang mga tauhan ng Solid Waste Management Office na pinamumunuan ni Engineer Joel Martin. Kahit maraming basura ang iniwan ay napapakinabangan pa ito ng naturang opisina dahil sa ipinapatupad na waste diversion technology na ginagawang fuel kung saan 80 liters per day ang natitipon na ginagamit naman sa pagluto at pagpapaandar ng ilang dump truck sa naturang tanggapan. Ang naturang programa ay may layon na matugunan at mabawasan ang basura sa lungsod at pakinabangan pa ito ng naturang tanggapan. Samantala, patuloy natin inaalam yung damage naman ng sunod-sunod na lindol simula sa lalawigan ng Masbate o mula sa lalawigan ng Masbate at naramdaman naman dito sa lalawigan ng Camarinesur at iba pang karating lalawigan sa buong Bicol region. Ito ang Ronda Patrol, Melvin Machado. Para sa Impilang Metodong Lakas, DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Maraming salamat, Melvin Machado. Ingat kayo dyan. Samantala, mula Bicol, dumako naman tayo sa Ilocos Norte. May balita mula dyan si Ronald Idol Domingo. Ronald, magandang umaga. Magandang umaga. Kinonfirma ni Police Lieutenant Colonel Adrian Gayuchan, hepe ng PNP sa lungsod ng Batac, na matagumpay ang pagkasunlang isang construction worker sa ikinasa nilang search warrant operation na may kaugnay sa Republic Act 9165 at Republic Act 10591. Ito ang napagalaman sa naturang opisyal sa pamagitan ng eksklusibong panayam ng DWIC Ronda Patrol dito sa Laruigan. Napagalaman itong akusado ay si John Agasha I. Nacor, 29 years old, residente ng Barangay Daridiw, City of Batac, Ilocos Norte. Ibinagdag pa ang hepe sa ginawang paghulughog ang search team sa bahay nitong akusado kung saan presente ang mga barangay officials sa naturang barangay, Lydia at DOJ representative at ang search warrant kung saan itinasa o itinalaga ni Honorable Judge Maria Corazon M. Labrador ng RTC Branch 18 sa lungsod ng Batac. Nakuha sa bahay itong akusado ang 4 pieces plastic sachet alleged shabu, 1 piece blue mentos aluminum container at 1 unit Colt caliber 38 revolver, 4 pieces live ammunition of caliber 38, 2 pieces live ammunition of caliber 45, 1 piece live ammunition of caliber 9mm, 1 empty shell of caliber 5.56 at 1 piece black sling bag. Idinagdag pang naturang opisyal pagkatapos sa ma-inventory ang mga ebidensya kung saan ang mga ito ay suspect ay dinala sa PNP for proper disposition. Idinagdag pa ang opisyal na itong akusado ay kakasuhan sa paglabag ng Republic Act 9165 at Republic Act 10591. Mula dito sa Ilocos Norte, ito si Ronda Patrol, Ronald Idol Domingo, nag-uulat para sa Impilang Maitunong Lakas, DWIC. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Maraming salamat, Ronald Idol Domingo. Samantala, dako naman natin ang ulat dyan sa Calabarzon. Iahati dyan ni Arman Cambe. Arman, magandang umaga. Magandang umaga sa inyo, Haya at Jelly, crime of passion o tatsulok na relasyon sa pag-ibig. Ang tinitingnan motibo ng mga pulis sa pagkamatay na isang 27 taong gulang na mister matapos itong pagbabarilya ng diyo muna ikalaguyo ng kanyang misis sa barangay Kalansayan, San Jose, Batangas, dakong ikalima ng madaling araw kahapon. Kinilala ng mga tao ng San Jose Police Station ang biktima na si Emil Hael, may asawa at residente ng nasabing bayan. Lumilitaw sa investigasyon ng pulisya na mismong ang misis ni Hael at kalaguyo nito ang utak sa krimen. Papunta din mo sa katrabaho si Hael ng barilin sa ulo at dead on arrival sa ospital. Nakatakas naman ang salarin sakay di mo na ng motorsiklo patungong Batangas City. Sa ginawang interrogasyon ng mga pulis sa misis ni Hael at ng kalaguyo nito, inumin ang dalawa na sila ang kumontak sa gunman. Hindi na umano masaya si Mrs. sa piling ni Hael kung kaya't humanap siya ng ibang karelasyon. Hiniling naman ng pamilya ng biktima ang isang mabilis at agarang paghuli
sa naturang salarin. Arman Cambe mula sa Calabarzon. Nagulat sa impilang may todong lakas, DWIZ, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Maraming salamat, Arman Cambe, mula Calabarzon. Dumako naman tayo sa Central Luzon. May balita mula dyan si Johnny Cole. Johnny, magandang umaga. Yes, good morning sa inyong dalawa. Tatlong kilabot at big time na drug dealer ng marijuana at shabu. Itong nadakita sa bypass operations nitong magkasalib na operatiba mula naman sa Zambales Police Provincial Intelligence Unit, sa Narciso Police Drug Enforcement Unit, at itong Zambales Second Police Mobile Force Company sa bisinidad ng Purok 3 sa Barangay Siminudlan sa nasabing bayan. Kinilala ng pulisya itong mga arestado suspect na sina Dariwell Jan Dano, Jude 14 Bamasida, at isang John Doe, kapwa residente dito sa nasabing bayan. Nasamsam dito sa grupo ang pinatayang 3.6 kilos ng marijuana bricks at 11 plastic sachet ng shabu na nagkakahalaga ito ay dito sa ulat ng pulisya ng 432,000 pesos. Ayon dito kay Police Colonel Fitz Macariola, Zambales Police Provincial Director, ang mga suspect ay kabilang umano sa mga high-value individuals ng Local Police Drug Enforcement Unit at Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA Region 3 bilang mga supplier ng droga dito sa Zambales at karating na lugar sa Pangasinan. Ang mga ito ay kalabuso na ngayon dito sa San Narciso Police Station matapos silang sampahan ng kasong paglabag sa Section 5 at 11 Drug Pushing Possession of Illegal Drugs dito sa Olongapo City Prosecutor's Office. Samantala sa ibang balita, apat na membro rin itong kilabot na sa Salisigang ang nasakuti nitong mga operatiba ng Angeles City Police Office Station 4 matapos ang bahagyang habulan dito sa kahabaan ng MacArthur Highway, Barangay Malabanyas dito sa siyudad ng Angeles. Kinilala ni Police Colonel Jorit Birara, pinuno ng Angeles City Police Office, ang mga suspect na sina Red Nocte de la Cuesta, 40 years old, binata driver ng Dasmariñas, Cavite, Danilo Abilido Asidera, 54 years old, binata construction worker ng Sitio Gulot, Barangay San Vicente, Santa Maria, Bulacan. Mary Joy Sinag Givero, 44 years old, dalaga, isang PWD ng Sitio Anahaw, Dos, Barangay Bulihan, silang Cavite, at Lorena Bautista de la Cruz, 56 years old, dalaga ng Sitio Bantay, Manguyam, silang Cavite. Base sa ulat ng polisya, pasado alas 12 ng tanghali habang kumakain umano itong biktimang si Joeing Buyong, 55 years old, isang Korean tourist dito sa Chuson Chicken restaurant na nasa kahabaan ng Friendship Highway, Barangay Malabanyas dito sa Angeles City. Dalawa umano dito sa mga suspek ang lumapit dito na nakatawag ng kanyang pansin. Dito naman sinamantala umano, sinuha ng isa pang kasamahan itong mga suspek ang leather bag na pag-ari ng biktima na nakalagay sa kanyang katabing upuan. Mabilis ding tumakas itong mga suspect palabas ng restaurant. Ngunit na-discovery agad itong biktima na nawawala nga yung kanyang gamit. Hinabol nito yung grupo na pasakay na sa dala nilang Toyota RAV4 na may plakang XNC-556. Sakto naman, merong pulis na nagmamantina ng trapiko sa lugar na agad namang nag-responde. Kaya dahilan na upang magkaroon nga ng habulan at na-corner nga itong grupo, nabawi sa kanila yung gamit ng Koreano. Samantala, kalabuso na ngayon na itong apat na suspect dito sa himpilan ng ECPO Station 4 habang patuloy pa silang iniimbestigahan. Ito si Central Zone Patrol, Johnny Gole, para sa himpilan may todo lakas, DWIC, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Maraming salamat, Johnny Gole, sa Central Luzon. Sa oras on, alas 4.48, magbabalik ang IZ Umaga Balita. Kasama sina Hyacinth Ludivico at Jelly Mendez, IZ Umaga Balita. IZ Umaga Balita. Sa oras na alas 4.54, nagbabalik po ang IZ Umaga Balita at kami pa rin ang inyong tagapagbalita ngayong araw. Ako po si Haya Ludivico. At ako naman si Jelly Mendez. IZ Umaga Balita.
Ay, eto, tuloy-tuloy ho ang pagpapalawig at pagpapalakas ng serbisyo ng PhilHealth para sa mga Pilipino. Tiniyak ito ni PhilHealth President at CEO Emmanuel Ledesma kasunod ng pagdiriwang ng ahensya ng 28th anibersaryo sa temang pinalawak at mga bagong benepisyo para sa mga mamamayang Pilipino. Sinisiguro ni Ledesma ang mga dagdag na benepisyo at mga paketeng pangkalusugan na mapapakinabangan ng mga Pilipino. Nais pasalamatan ni Ledesma ang PAGCOR at PCSO sa suporta nito sa mga programa ng PhilHealth. Kaya naman, kahit na ipagpaliban ang dagdag singil sa kontribusyon, binigyan din ni Ledesma na magpapatuloy ang health benefits packages ng mga PhilHealth dahil na rin sa commitment nitong i-prioritize ang kalusugan ng mga Pilipino. Kabilang sa mga palalakasin ng PhilHealth, ang outpatient benefit package para sa mga mental health na inaasahang maipatutupad ngayong taon. Samantala, nakatakdang ilunsad ng Bureau of Internal Revenue, Revenue Region No. 7B East NCR ang 2023 Regional Tax Campaign Kickoff na may temang tulong-tulong sa pagbangon, kabit kamay sa pag-ahon, buwis na wasto, alay para sa Pilipino. Ang nasabing tax campaign theme ay bilang suporta sa advokasya ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na magkaisa ang bawat Pilipino na magbayad ng tamang buwis na malaking tulong sa bansa, gayon din sa pag-ahon angat ng buhay ng mga Pilipino. Isa sa gawa ito ngayong araw sa ganap na alauna ng hapon sa SM Mega Mall sa Mandaluyong City. Layo ng revenue region na makuha ang suporta mula sa mga taxpayers nito sa Mandaluyong, San Juan, Pasig, Marikina, Antipolo, Rizal at Cainta para makalikom ng pondo para sa pagbangon at pag-unlad ng ekonomiya ng bansa sa pamamagitan ng pagbabayad ng tamang buwis sa tamang oras. Bilang prime tax collection agency ng gobyerno, inatasan ng BIR na makakolekta ng 2.599 trillion pesos ngayong taon. Matatandaan noong Pebrero 7, ay inilunsad din ng BIR National Office ang nationwide tax campaign nito sa pangungunan ni Commissioner Romeo Lumagi Jr. na dinaluhan ni Pangulong Marcos at Finance Secretary Benjamin Jokno. At yan ho ang mga balitang inyo napakinggan. Kung kayo ay nakukulangan pa, marami nyo pong makikita ang iba pang mga balita sa aming website dwiz882am.com. At eto, partner, pinasasalamatan ko lang ang ating mga taga-suporta, Jalon Maupay na Aga, si Ramon Abadillo, Fray Mosa, si Ate Ebo, at nakikinig din daw dyan sa Tagigaraw kasama si Tita Early. Maraming salamat, Tita Revy ng Caloocan. Andyan din si Anthony Abrina ng Davao City, Papang Rod, si Mama Lenny, at syempre si Tito Marciano, at syempre si Zosima Solis. At umahabol din si Young Thunder, si Kim 63 Del Rosario from Tokyo, Japan. Andyan din si Toto Baroga from Ozami City, si Roberto Briones ng Santa Maria, Bulacan, si Jelon Jaylon, si Roberto Villegas, at shout out daw kay Jennifer Villegas at si Jelon Jaylon ulit nag-comment. Magandang umaga po. Norlie Santos, partner ng Maynila. At syempre pinasasalamatan ho namin ang lahat ng bumubuo sa aming stasyon sa pangunayan ng ama ng aming himpilan, si Boss Edgard A. Cabal. Sa iba pa namin mga boss, si na Attorney McNeil Rante, andyan din si Dennis Antinor, si Miss Judith Estrada Larino na aming News Director, andyan din si Patrol 3 Bert Mozo. At syempre sa aming tech on duty na si Engineer Daniel Tenco, Engineer Jeric Barreto at Engineer Juaner Contiquino. Sa ating news writer, si Drew Nasino, Abby Malanday at Angelica Doctolero. At sa ating communication assistant na si Yasmin Pantalyon. At syempre sa ating social media writer, si Kay Constantino, sa ating driver, ang ating piloto, si Kuya Basil Nabwa, sa ating SG na si Kuya Jomer. At inyo pong napakinggan ang isa pang edisyon ng IZ Umaga Balita. Nagbabalita ng tama. Naglilingkod ng tama. Muli ako po si Haya Ludivico. At ako naman si Jelly Mendez. Abangan nyo po ang susunod na programa na Pinoy Gising kasama dyan si Drew Nasino. Magandang umaga at maraming salamat. IZ Umaga Balita.